Morning Church, magandang umaga po sa ating pamilya sa LFCC, sa TLA Fairview at maging sa TLA Creekside. Umaasa po akong na kayo ay nasa maayos na kalagayan sa gitna po ng hirap na ating dinaranas sa mga sandaling ito. Hiling ko po mga kapatid na huwag po kayong mahihiyang mag-comment or bumati sa ating mga kasama or mag-amen dito po sa video ito habang kayo po ay nanonood. At hiling ko rin po mga kapatid na ito ay inyong i-share upang hanggang sa kaduluduluhan po ng inyong mga connection, ito po ay makararating sa kanila. Okay. Pansinin po natin mga kapatid ang mundong ating ginagalawan. Hindi ba't kapag ito ay ating pinagmasdan, ito ay para bang palala ng palala? Sa pagbubukas na lang po ng bagong taon po natin, binulaga agad tayo ng iba't ibang mga disasters, di po ba? Naalala niyo po ba yung malawakang sunog sa Australia? Eh yung pag-aalboruto po ng Taal Volcano. At sa huli, yung pinakamalalang dulot sa karanasan ng buong daigdig ay ang epekto po ng virus na COVID-19. Lahat po yan naranasan po natin sa unang bugso ng ating bagong taon. At kaakibat po niyan ay yung mga maliliit na usapin sa ating bayan. Usaping politikal, usapan sa Spratlys, at usapan sa Scarborough Shoal, di po ba? Kaya nga sa madaling salita at sa ating pag-uusisa, we live in a world that is dangerous and a depressing place. And to make matter worse, mga kapatid, ang mga problema ng ating sasagupain ay patuloy pang lalala ng lalala sa hindi natin inaasahan. Basahin niyo po yung mga verses sa Matthew 24 verses 9 to 12, 1 Timothy 4 verses 1 to 5, and 2 Timothy 3 verses 1 to 9 na nagpapatunay lamang po na ang ating mundo ay lalo pang magiging malala. Kaya nga po, bilang silbing liwanag para sa madilim at mabibigat na araw na ating pangdaranasin, ang tanong, paano ho ba natin ito haharapin? Kahit na sa tingin natin na tayo ay walang kalaban-laban, tayo po ba ay titindig at magiging matatag? Tayo po ba ay hihinto na? Tayo po ba ay makikikompromiso sa maruming takbo ng mundong ito? Ano po kayang hakbang ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya sa mundong ito? How are we to prepare for the end? Paano po kaya mga kapatid? Alam niyo po, sasagutin po lahat yan ni Jesus base sa kanyang salita, sa kanyang kwento. At para bigyan ko po kayo ng background muna sa ating text na ating babasahin, si Jesus po, nagkukwento na po siya sa kanyang mga disciples patungkol po sa kanyang second coming o yung kanyang muling pagbabalik. At sa mga panahong iyon, yung kanyang description, ang mga tao raw po ay ginagawa yung tinatawag na normal na pamumuhay katulad daw po ng mga tao nung sinauna sa panahon ni Lot at sa panahon ni Noah. Na ang mga tao noon ay hindi na interesado sa Diyos at ang immoralidad po ang siyang namamayagpag. At kasunod po niyon ay yung bigla ang pagdating ni Kristo in power and in glory. At pagkatapos, pinagpatuloy po ni Jesus yung kanyang kwento dito po sa ating scripture text na ating babasahin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga practical lessons para sa kanyang mga tagasunod na ang pahiwatig po ni Jesus sa kanila at maging sa atin ay ito po. We will give up easily if we do not pray. Mabilis po tayong susuko, mabilis po tayong aayaw kung hindi po tayo mananalangin. Kaya ito po yung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, di po ba, sa pamamagitan po ni Pastor Peter, na dapat ang attention natin, ang focus po natin ay na kay Jesus lamang, especially po sa ating prayer life. At para lalo po tayong ma-encourage sa ating prayer life and perseverance, pinayuhan po tayo ni Jesus na tayo ay mag-pray with determination and mag-pray dapat tayo with the right view of who our God is. Yan po yung ating outline na ating hihimayin maya-maya lamang. Pero basahin po muna natin ang ating text ngayong umaga. Luke 18 verses 1 to 8. At ito po ang sinasabi. Now he was telling them a parable. So parable po yung kwento, to show that at all times they ought to pray and not to lose heart, saying, in a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. There was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, give me legal protection from my opponent.
For a while, he was unwilling, but afterward he said to himself, "Even though I did not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out." And the Lord said, "Hear what the unrighteous judge said. Now will not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he delay long over them? I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?" Question, mga kapatid. Nakaramdam na po ba kayo sa inyong prayer life na gusto niyo nang sumuko? Na gusto niyo nang mag-quit? Malamang ang iba nga po sa atin ay talagang tumigil na umasa pang tutugunin pa ng Diyos ang kanilang mga panalangin. At ang malala pa, maaaring ang ilan po sa atin ay tuluyan na nga sumukong mag-pray. Di po ba? Maaaring hindi naman lahat, ngunit baka sumuko na tayo kaka-pray doon sa mga bagay na ating ipinapanalangin. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ganyan ang nais na mangyari ni Jesus sa atin. Kaya nga, naikwento ni Jesus ang parable na ating binasa na dapat tayo po ay mag-pray with determination. Lagi at patuloy tayong dumulog sa Kanya. Yun po ang nais niya. Now, tingnan po natin kung paano kung inumpisahan ni Luke ang pagkakwento patungkol po sa parable ni Jesus. Tingnan po natin sa verse 1. Ano pong sabi? "Now he," si Jesus po yung hinayan, "was telling them," kanino? Sa mga disciples, "was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart." Pansinin po ninyo, verse 1 pa lamang, alam na agad natin kung para saan yung parable na ito. At ang talinghagang ito ay para po i-encourage yung kanyang mga disciples na sa lahat ng pagkakataon, we should not lose heart or grow weary. Kaya nga ang tanong, kapag binasa po natin yung phrase na iyan na at all times, we ought to pray, paano po natin gagawin yan? Paano na tayo'y nagtatrabaho? At paano natin magagawa ang mga bagay na dapat natin gawin kung kailangan natin mag-pray at all times? Alam niyo po, minodel po ni Jesus ang bagay na iyan sa kung paanong ang buhay natin dapat ay nakadepende sa Amang nasa langit. Di ba kung uusisain po natin ang buhay ni Jesus nung siya ho ay naririto sa lupa, aba, hindi ba hindi na dapat niya kailangang manalangin pa kasi siya ay Diyos na? Pero ano po yung makikita natin at pababasa natin sa kanyang buhay? Hindi ba madalas po siyang nagpipray? Alam po mga kapatid na tayo po yung mga taong sobrang paniwala tungkol sa pananalangin. Yet, for all of us, it is easy to neglect prayer. Di po ba? Ayaw sana nating mangyari iyon, pero nang dahil sa ating kaabalahan, nang dahil sa ating kabisihan, ay nagagawa natin ang bagay na iyon. Mabuti nga po ngayon at nagkaroon po tayo ng specific time to pray, di po ba? Sa pamamagitan ng ating family prayer every 8 p.m. Kaya nga po, sa mga kapatid po nating nanonood ngayon, at kung ang ating prayer life ay hindi na natin ramdam sa ating buhay, nais ko pong sabihin mga kapatid na may pag-asa pa. Ito po yung ilang mga hakbang na natutunan natin during sa ating lockdown para mabuhay muli ang ating prayer life. First, magkaroon po tayo ng specific time para manalangin. Most of us, alas 8 ng gabi, diba? Ginagawa natin yan kasama ang ating pamilya. Kasi yan po yung natutunan natin at nakagawian na natin sa mahabang buwan na tayo ho ay naka-quarantine sa ating mga tahanan. Pero mas mainam po na mayroon po talaga tayong specific time na kayong dalawa lang ng ating Panginoon. At ito ay maaaring umaga, hapon, gabi or hating gabi upang ang inyong atensyon ay nasa ating Panginoon lamang. Second, have a prayer list. Alam niyo po, ang isa sa greatest challenge kapag tayo ay nagpipray is yung focus po natin o yung attention po natin ay lumilipad. Di po ba? Kaya nga, kung mayroon kayong ganyang problema na katulad ko na lumilipad ang isipan, ang focus, kinakailangan po na magkaroon po tayo ng prayer list
para mailayo po tayo sa mga distractions at tayo po ay mananatili sa focus. Kaya nga, hindi ba't ganyan ang ginagawa natin sa ating panalangin every 8 p.m.? And last is, pray for prayer requests immediately. Maganda rin po mga kapatid na masanay tayo na kapag may nag-message po sa atin ukol sa kanilang prayer request, ay ipanalangin po natin sila agad-agad yung kanilang request, dahil alam niyo po, ang isa sa nagpapatibay ng ating ugnayan bilang mananampalataya sa ating kapwa mananampalataya ay yung kalayaan po natin silang ipanalangin. Pagkatapos, saka natin sila replyan na, bro, sis, don't worry kasi naipag-pray na kita. Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po, kung may adapt lang po natin ang alin sa isa dyan o yung lahat, tayo po ay mapapabilang sa mga tao na magiging aktibong muli ang ating prayer life. At sa huli, maiintindihan natin na kahit sa ating pinaka-busiest, no, pinaka na, busiest pa, pinaka-busiest moment ng ating buhay, or kahit na lugmok ang ating buhay, o kahit nasa tugatog ang ating buhay, ang prayer po dapat lagi ang ating priority. Na masasabi natin na, Apa, ito pala ang buhay natin. Panalangin ang buhay ng mananampalataya. Amen? Now, bago po natin iwanan yung verse 1, nais ko pong mapansin ninyo yung salitang ought to pray at all times. The word ought has the idea of necessity. Kaya nga po, sa madaling salita mga kapatid, ang panalangin po para sa isang believer ay hindi yan isang option o pagpipilian lamang, kundi ito ay isang necessity, isang pangangailangan, at buhay yan ho ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Ano pong sabi ni Jesus? Now we ought to pray and not to lose heart. Now, paliwanag lamang po natin ito ng kaunti, no? Ang term po na lose heart na ginamit po dito sa ating text, lalo na po sa buong New Testament, alam niyo po, yung term na yan, lagi po yung nakaugnay sa salitang adversity o kahirapan. Kaya nga, di ba, kapag tayo po ay dumaranas ng kahirapan, ng bigat o ng bagyo ng buhay, madali po sa atin ang mawalan ng pag-asa, to lose heart and to give up. Di po ba? Kaya nga, kung tayo po ay nakakaranas ngayon ng kahirapan, ng kabigatan, ng kasawian, ng bagyo ng buhay dahil sa pandemic na ito o kahit na anumang pagsubok pa sa iyong buhay, tandaan po natin ang verse na ito, mga kapatid. We ought to pray at all times and not to lose heart. Bakit? Kasi po, prayer is a means of perseverance. Na ang panalangin po ay isang paraan ng pagtiyaga, magtitiis, magtiyaga, at maghihintay hanggang sa dumating yung liwanag na hinihintay natin sa mga bagay na ipinapanalangin natin. Amen? Okay. Punta po tayo sa verses 2 and 3 para makita po natin yung mga character ng parable ni Jesus. Verse 2, basahin po natin. In a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. Sa madaling salita, yung judge na binabanggit po dyan ay upod ng sama. Bakit? Kasi una pa lang, sinabi na dyan na siya ay walang takot sa Diyos. Pangalawa, siya po ay walang sinasanto na kahit sino man, walang nire-respeto. While dito naman po sa verse 3, yung kasunod na verse, makikita po natin ang isa pang character na may mahalagang bahagi sa kwentong ito. Verse 3, ano po sabi dyan? There was a widow in that city, and she kept coming to him saying, give me legal protection from my opponent. Ngayon, pansinin po natin yung balaki dun sa babae na iyon na dapat niyang lampasan para madinig ng judge yung kanyang hinaing. Ito po, tatlong bagay. Una, siya po ay isang babae. At noong mga panahon na yon, ang mga babae, hindi po sila pumupunta ng korte dahil wala naman silang katungkulan. At wala, hindi mataas ang posisyon sa kanilang lipunan. Pangalawa, dahil siya ay isang widow, isang balo, ang malungkot, wala po siyang asawang magre-represent sa kanya doon sa korte. At ikatlo, sigurado pong ang babaeng balong ito
ay isang maralita or isang dukha. Bakit? Kasi alam niyo, kung may pera lamang siya, malamang ay dininig na agad yung kanyang hinaing, dahil noon uso rin po yung bribery o yung lagayan para dinggin ng isang hukom ang kanilang kaso. Pero alam niyo, the fact po na ang petitioner sa kwentong ito ay isang widow, dapat sensitive na agad yung judge. Di po ba sa pangangailangan ng babaeng iyon? Kaya nga po, sa kwento pong ito, ang widow na ito makes her appeal again and again para makuha lamang niya yung hustisya. Kaya nga yung sinasabi po sa verse na iyan na she kept coming to the judge. Alam niyo po, patunay lamang po na hindi po siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang kahilingan. Ngayon, ano po ba yung naging tugon ng judge? Di po ba he was unwilling to help the widow noon? Di ba? Pero sa verses 4 and 5, aba, nakita natin na nag-iba po yung kwento. Basahin po natin. Verse 4 and 5. For a while, he was unwilling, but afterward, he said to himself, even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. Alam niyo, ang ganda po ng part na ito, mga kapatid. Ang tanong, ano po ba yung nagpabago sa desisyon ng judge? Yung nagpabago po ay yung paulit-ulit na paglapit ng balo na iyon doon sa hukom na iyon. Hindi po lumambot yung puso ng judge, ha? Kaya pinagbigyan niya yung balo, kundi yung paulit-ulit na paglapit, yung paulit-ulit na pagmamakaawa, yung paulit-ulit na pagtsatsaga ng balong iyon ang naging dahilan. Diyan po sa verse 5, meron pong term na ginamit na wear me out. Alam niyo po, yung literal meaning po niyan is to hit someone in the eye. Dito po titirahin sa mata. Parang bibigyan siya ng black eye. Pero hindi po yan ang tunay na dahilan. Hindi dahil mabablack eyean yung itong judge na ito. Actually, hindi siya nag-aalala na baka saktan siya ng balong iyon. No? E di ba nga, sobrang sama nga ng judge na ito. Di po ba? Kundi ang dahilan ay nagsawa lamang siya sa pang-aabala na ginagawa ng babaeng balong ito sa kanya. Yun po ang gustong iwasan ng hukom, yung pangungulit po ng widow. Kaya ibinigay na niya yung hiling ng balo upang ito ay matigil na. Punta po tayo sa verse 6 to 8. Tingnan po natin yung kwento. Alam niyo po, tinapos po ni Jesus yung kanyang parable sa pamamagitan po ng pagbibigay ng practical application nito sa buhay ng kanyang mga disciples. At siniguro po ni Jesus na ang ating Diyos, ang ating Amang sa Langit, ay kailanman hindi katulad ng hukom na iyon na hindi makatarungan. At sinabi pa niya na hindi sila bibiguin ng Diyos at ipagkakaloob ang walang humpay na hiling ng kanyang mga anak. Kaya nga, dapat, number two, we should pray with the right view of who our God is. Manalangin po tayo ng may tamang pananaw kung sino at ano nga ba ang Diyos natin. Verses 6 to 8, tingnan po natin. And the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Now, will not God bring about justice for His elect who cry to Him day and night, and will He delay long over them? I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Ang sabi po ni Jesus, pakinggan daw po natin ang sinabi ng masamang judge na hukom na iyon. Ang ibig sabihin, kailangan po tayo mag-reflect kung ano yung reaction ng judge patungkol po sa request ng balo na iyon. Mahalaga po kasi na mapakinggan po ng mga disciples at maging tayo yung sinabi ng judge na iyon, kasi doon pa lamang po natin malalaman na si Jesus pala was teaching by contrast. Kasi po, kung ang isang masama at makasariling judge sa kwentong iyan ay tumugon doon sa persistent, walang humpay na hiling ng babae na iyon, eh ano pa ho kaya ang ating Diyos, mga kapatid, na naglalaan ng katarungan para sa kanyang mga anak who pray constantly for relief? Di po ba?
At ang katotohanan, yung kalagayan ng balo na nag-request doon sa judge, kabaligtaran po natin siya base sa identity natin kay Christ. Ito po ang ilan sa dapat natin makita. Tingnan niyo po dito banda, no? Una, yung babaeng balo na yon, she was poor and powerless. Tayo, in Christ, we are rich and powerful. Amen? She was abandoned. In Christ, we are adopted. She was forgotten. We are chosen. This widow had no relationship with the judge. She was just one more item on his to-do list. Isa lamang siya sa option. Pero tayo, we are God's sons and daughters. Jesus' brothers and sisters. We have been chosen as disciples. Diba? We are in God's family and we matter to Him. Amen? Kita niyo po yung contrast, yung comparison between dun sa widow at sa atin, yung identity natin in Christ. Diba? Ikalawa po, in sharp contrast, our Heavenly Father is nothing like the judge doon po sa istorya. Una, tingnan po natin. Yung hindi makatarungang judge na yon ay hindi po matuwid. Pero ang ating Amang sa Langit, the just judge is holy and true. Amen? The unjust judge is selfless, selfish. The just judge is selfless. Yung hindi makatarungan ng hukom is uncaring. Pero yung ating Amang nasa langit, sobrang mapagkalinga po niya. Di na natin kailangan pang magpapansin sa Diyos, di ba? Para sa ating pangangailangan hanggang sa siya ay tumungon. At hindi na rin natin kailangan pang kulitin ang Diyos para lamang makuha natin yung atensyon. Yan po yung katotohanan. At para po tayo ay magkaroon ng effective prayer life, dapat po ay ma-convince po tayo yung ating sarili na ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama na handa pong magbigay ng mabubuting kaloob para sa kanyang mga anak. Marahil ang iba sa atin nagtatanong habang sinasabi ko yan, eh Pastor, bakit marami na akong pinagpipray? Sobrang tagal na. Hanggang ngayon, wala pa. Ilang buwan na rin tayo nagpipray ng vaccine. Ilang buwan na rin tayo nagpipray na ma-flat na yung curve ng infection ng COVID-19. Pero hanggang ngayon, parang tumataas pa ang kaso. Kailan ba matatapos ang pandemic na ito? Kasi apektado yung aking trabaho, ang aking negosyo. Nawalan kami ng hanap buhay. Ilang buwan na kami nagpipray. Hirap na kami. Paano po yun? Alam niyo po, these are hard statements to answer. Napakahirap pong sagutin. Pero alam niyo po, paniwala po ako sa sinabi ni Jesus na God will bring about justice for His elect who persistently cry out to Him and He will do so speedily. Ang kaibahan lamang po kasi mga kapatid ay may nakikita o may natatanong ang Diyos na hindi po natin nakikita. Naalala ko po yung isang eksena sa isang palabas noon. Ang title po is The Soul Surfer. Sabi doon, may mga bagay daw po na mahirap intindihin at mahirap maipaliwanag habang ito ay malapitan o presently ating nararanasan. Halimbawa, ang example sa movie na iyon ay ito. Ano po ba yan? Mahulaan niyo po ba yan? Di ba parang hirap hulaan? Pero pag tiningnan po natin siya sa malayo, makikita natin yung beauty at makikita natin kung ano pala ang bagay na ito. Alam niyo po, church, ganyan din po ang Panginoon. He sees the whole picture. Kita niya na agad. At yung time para sa Kanya ay hindi po katulad ng panahon natin. Akala natin, ang tagal na. Pero para sa Diyos, ang mga bagay ay hindi pa po naaayon. Kaya nga, yung quickly na nabasa po natin dyan sa verse 8 is determined po by God's timetable, hindi po ng sa atin. Yung quickly po dyan ay hindi po nangangahulugan na isang pitik lang ay pabibilisin na ng Diyos yung proseso. No, hindi po. It means po that God will answer our prayers on time. Meaning, hindi siya late, hindi siya advance, hindi siya nagmamadali, at hindi rin po siya sobrang huli. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing nakakaranas po tayo ng injustice, ng trials, ng afflictions, katulad ngayon na sobrang daming naapektuhan ng pandemic at ng quarantine na ito,
our primary response po is persistent prayer. Manalangin lamang po tayo ng manalangin. Amen? Amen? Now, sa verse 8, tinapos po ni Jesus yung kanyang kwento sa pamamagitan po ng mga challenging words. Sabi niya ito po, I tell you that he will bring about justice for them quickly. So, okay na tayo dyan. Bibigyan na natin. However, ito po yung question. When the Son of Man comes, will he find faith on earth? Ang tanong lamang po dyan sa verse na iyan ay kung sa kanyang muling pagbabalik daw ba ay nakatuon pa kaya ang mga mananampalataya sa kanya? Kasi persecution can cause the faithful to lose their enthusiasm. Kaya nga po, sa pamamagitan ng tanong na iyan, Jesus is exhorting believers not to lose heart. Dahil alam po ni Jesus na sa panahon ng mga huling araw, ang ilan po sa matitinding pananampalataya, bigla po yung lalamlam. Di ba't yung salitang persevere, ang salitang pagtitiis o pagtsatsaga, mahirap po yan para sa atin kasi ang gusto po natin instant. Ang gusto natin bigla ang tugon na sa halip na tayo ay maghintay, magtiis, magtsaga at tingnan yung napakagandang plano ng Diyos. Church, alam niyo po, sa halip na magduda po tayo kung dinidinig pa ba ng Diyos ang ating mga panalangin, na sa halip na magduda po tayo kung tutugunin pa ba ng Diyos ang ating mga prayers, bakit hindi po natin tingnan ang ating mga sarili, mga kapatid? Will we keep praying? Will we continue to pray? Tandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo tatalikuran ng Diyos kailanman. Ang tanong lang, tayo kaya tatalikod sa Kanya? Sana po bilang mananampalataya ni Kristo, dalangin ko na isa ho tayo sa kakikitaan ng Diyos na nagpipray hanggang sa huli. Sana ho isa ho tayo na nanatiling tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin ang ating pananampalataya, lalo na po ngayon na tayo po ay dumaranas ng malawakang pagsubok sa buhay at maging sa mga panalangin natin na hanggang ngayon ay parang wala pa rin katugunan, ang pananampalataya po natin, yung faith po na natin dapat ay nakatindig pa rin at matatag. Amen? When the Son of Man comes, si Jesus po yan, will He find faith on earth? Say yes, kapatid. Yes! I won't quit. Jesus will find faith in me and I'll keep on praying. Amen? Hindi ang crisis na ito, hindi ang pandemic na ito ang magdidikta ng ating buhay, kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya, kapatid, kapit lang tayo. Kapit lang tayo sa ating Panginoong Jesus kasi hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwan kailanman. Amen?